Kumusta sa lahat ng nanonood sa atin? Bali dito sa videong ito, papakita ko sa inyo yung mga sample problems, mga examples, paano na may kinalaman sa exponents at sa loss of exponent. So dito sa general na natin na instruction ay simplify daw yung mga expressions na to and express using exponents. So dito sa number 1, meron tayong 5 squared times 5 to the 4th. So kung mapansin nyo, parehas po yung base itong dalawang ito. Parehas na 5. And then, pinag-multiply natin sila. So, ang ginagawa po dyan, pagka parehas yung base and pinag-multiply, kukopyahin lang natin yung base niya, 5. Pagkatapos, ang magiging exponent niya ay yung pinag-plus natin yung dalawang exponents na to, 2 and 4. Pagpa-plusin natin sila. Tapos, lalagay natin doon. So, mangyari, magiging sagot ay 5 raised to the 2 plus 4 equal po siya sa 5 raised to the 6. Okay, so yun yung sagot sa number 1. Sa number 2 naman, y cubed times y squared times y to the 5. So, mapansin nyo ulit na pare-parehas yung base nila, pare-parehas y. So, pagka ganyan, again, ulit, pag-a-add din natin yung mga exponents nila. Pagpa-plusin natin. So, mangyari, yung base niya, y pa rin. Y pa rin yung base niya. Y raised to the 3 plus 2 plus 5. Equal po siya sa y to the 10. Okay? Yan yung sa number 2. Sa number 3 naman, ito po ay quotient. So, dinivide natin yung x to the 7. Dinivide natin siya by x squared. So, parehas ulit po yung base nila. Parehas x. So, ang gagawin natin dyan, yung x po natin, i-raise natin sa power ng ito, yung nasa taas na exponent ay 7, minus naman. Minus naman pag nakadivide minus sa exponent sa baba na 2. So, mangyari, equal siya sa x raised to the 7 minus yung nas exponent sa baba na 2. Equal po siya sa x to the 5. Okay. Sunod naman. Meron tayong a. Sa number 4, a to the 5 times a cube o a to the 3. So, ang gagawin natin dyan, kopyahin lang natin yung base dahil parehas naman base nila ay a raised to the 5 plus 3 equals sa a raised to the 8. So, ganyan lang kasimple. QED. Tapos, eto naman. So, meron na tayong dalawang variables. Yung una, meron tayong m times n. Yung buong m times n po, buong m times m times n, siya yung naka-raise sa 2. Then, meron tayo dito na naka-multiply sa m to the 4th times n to the 6th. So, paano gagawin natin dyan? So, unang gagawin natin, ito muna ang gagalawin natin. Itong isang to muna. Diba? So, ang gagawin natin, i-distribute muna natin yung mga, yung exponent. So, yung m magiging i-raise natin sa 2, yung n i-raise din natin sa 2. Mangyari dyan, magiging m squared n squared times m to the 4th times n to the 6th. Sunod na gagawin natin dyan, kung mapansin nyo, dalawa yung base natin, isang m at saka isang n. So, ang gagawin natin pagkamang ganyan, ang i-consider natin, titingnan natin, sino yung kapartner ng mga parehas ang base. Ito, napin natin, ano yung kapartner ni m? Diba? Dito, yung kapartner ni m squared dito, m to the 4th din, yung kaparehas niyang base. So, yung m na base, hanapin mo yung m na base din dito sa kabilang factor. So, mangyayari, siya yung isisimplify muna natin.
So, magiging M. Rearrange natin siya para makita nyo. Itatabi ko sa kanya si M to the 4th. Para lang makita nyo. So, nakamultiply siya. Ngayon, si M, si N squared. Itatabi ko sa kanya si N to the 6. Okay? Yan. Para mas malinaw. So, ito, nirearrange ko lang siya. Tapos, by property ng, o by law of exponent, itong dalawang to, parehas silang base, parehas M. Ito, parehas N. So, mangyayari, pwede kong pag i-add itong 2 at 4. Pwede ko siyang i-add. Pwede ko siyang pag-plusin. Kasi parehas yung base niya. Dito naman, parehas yung base niya na N dito. And din dito. So, pwede kong pag-plusin yung kanilang mga exponents. So, mangyayari, meron kang N raised to the 2 plus 6 na equal sa M to the 6 N to the 8. So, yan yung sagot dito. Okay? So, yan. Medyo mahaba-haba yung solution dito. So, suggest kung hindi nyo masyado naintindihan, medyo balikan nyo ng konti. Okay? So, lipat tayo dito sa number 6. So, number 6 naman, dalawang variables ulit. So, paano gagawin natin dyan? Kung gaya yung ginawa natin dito, variable by variable yung magiging approach natin. X, tingnan muna natin si X. So, dito sa taas, mayroong X. X to the 4th divided by X squared. So, ang mangyari dyan, ulit, meron tayong x, nakadivide siya, di ba? So, pag nakadivide, ang ginagawa ay, yung exponent sa taas, minus yung exponent sa nasa baba. Ganun yung gagawin natin. Tapos, meron din tayong isa pang variable, si variable y. Di ba? Exponent niya ay 3, exponent niya ay sa taas 3, sa baba ay 2. So, ang gagawin natin, kagaya ng ginawa sa x, y exponent sa taas minus exponent sa baba. So, wala nang ibang variable x at y lang. So, simplify lang natin to para makuha natin yung final answer. X raised to the 4 minus 2 ay 2. Y raised to the 3 minus 2 ay 1. So, y to the 1. And ito, mapansin yung exponent niyan ng y ay 1. Pwede natin i-simplify yan. Simplify natin sa x squared y. Diba? So, any number daw raised to the power of 1, ay yung number na yun pa rin. So, yung y to the 1 ay y pa din. So, mas magandang tingnan kasi. Ito, pag wala yung exponent na 1. Okay, so ito yung sagot. X squared times y. Okay? So, yun yung sagot dito sa mga problems na to. So, meron pa akong pin-repair na mga samples. Na tayo. So, meron tayo dito. So, ang instruction naman dito, ang gagawin daw natin, i-simplify daw natin, tapos i-rewrite natin, susulat natin yung sagot na positive lang yung exponents. So, bawal yung negative exponent. So, paano natin gagawin yun? Ganito. Tingnan natin. So, number 1, meron tayong s cubed times s to the 5 times s to the negative 2. Ang gagawin natin, property, let or law of exponent, pare-pares ang base, pare-pares na S. So, ang gagawin natin, pwede natin pag-plus-plusin, pag-add din ang mga exponents niya. 5 plus negative 2. Okay? Negative 2 isa. So, ito ay S times 3 plus 5 ay 8 plus negative 2 ay 6. So, S to the 6. Ang sagot. So, tingnan natin. Positive ba yung exponent niya? So, positive. So, final answer na yan. Okay? Final answer na to. Kasi positive yung exponent. Diba? Positive exponent kasi yung hinahanap. So, dito naman sa sunod. A squared times B. Yung buong yan. Yung buong to. Naka-raise sa 4. Then, naka-multiply siya sa A times B to the negative 2 times 3. So, paano gagawin natin dyan? So, ang unang gagawin, ito muna, yung nasa loob na to, itong part na to,
simplify natin ng separate. At ito rin, simplify natin ng separate. So, ito, mangyayari dyan, a squared times b, i-distribute natin yung 4 dito. I-distribute natin yung 4 dito sa b. Tapos, itong 3, i-distribute natin sa a at saka sa b. So, magiging sagot. So, mangyayari dyan, magiging siyang a. Magiging siyang a squared. Diba, i-raise natin siya sa 4. Diba, ito yon a squared raised to 4 times b raised to the 4 din. Na nakamultiply sa a cube a to the power of 3 at b to the negative 2 to the power of 3. The power of 3. Okay? Sunod na gagawin, simplify pa natin. Pwedeng i-simplify. Meron tayong a squared raised to the 4. So, ang mangyayari, pagka ganyan po, i-multiply natin yung dalawang yan. Multiply. Diba? Ito rin, dito b to the negative 2 raised to 3, pinumultiply din natin yan. Okay? So, ang gagawin natin, magiging siyang a, sorry, magiging po siyang a raised to the 2 times 4. Ang 2 times 4 po ay 8. So, magiging siyang a to the 8 times b to the 4th times eto, walang problema si a cube. Then, meron tayong b raised to the negative 2 raised to 3. Ang gagawin natin ulit, pag mumultiply natin si negative 2 and si 3, so, mangyayari sa kanya ay b negative 2 times 3 ay negative 6. So, b to the negative 6. At pagkatapos nyan, simplify na natin. Again, yung a, merong a din dito na nakamultiply, pwede nating i-add yung mga exponents nila. That's 3. And ito rin, b, may b dito, nakamultiply sila. So, pwede nating i-add ulit yung exponents nila. So, 4, sorry, plus negative 6. Okay? So, equal po siya sa a to the 11, b to the negative 2. So, ang tanong, yan ba yung final answer? So, hindi pa. Kasi ang sabi, kailangan positive exponents lang. So, ang gagawin natin, para maging positive yung exponent natin, di ba? Gagamit tayo ng property na a to the 11, pwede nating baliktarin. Ilalagay natin sa baba. Divided by b to the 2. Okay. So, ngayon, na-express na siya ng positive lang lahat ng exponents. So, ito na yung final answer. Ito na yung answer na hinahanap natin. So, ang sagot ay a to the 11 times divided by b squared. So, medyo mahaba-haba. So, dun naman sa number 3. Punta tayo sa number 3. Meron tayong 3 yz raised to the negative 5 times 3yz raised to the 7. So, dito ang gagawin, pansinin nyo munang mabuti. Itong buong to na naka-raise sa power, so, itong 3yz ay isang base. Siya yung base and yung exponent niya ay negative 5. Dito, 3yz rin siya, yung base, naka-raise sa 7. So, ibig sabihin, pwede muna nating gawin na 3yz, since ito yung base, 3yz yung base nitong isa, nakamultiply sa isang power din na 3yz rin yung base. Pwede muna nating isulat siya as negative 5 plus 7. Diba? Since parehas naman yung base nila eh. Parehas 3yz dito. So, pwedeng simplify muna natin gamit yung addition, parang product rule o product law. Pagkatapos nyan, mayroon tayong 3y z a close quantity squared and then saka natin i-distribute yung 2 doon sa mga factors sa loob sa tatlong factors so yung sagot magiging 3 squared
Ibilisan ko na lang, yung 3 squared po ay 9. O kung gusto nyo, isulat nyo na lang din as 3 squared times y squared times z squared. So, ito yung answer. So, kung gusto nyo pang isimplify ito, 3 squared, palitan nyo lang siya ng 9. Okay? So, pero dito, wala naman sinabi na evaluate yung mga constants. So, okay na tong sagot na to. 3 squared times y squared times z squared. Okay. So, punta naman tayo sa number 4. So, yan, medyo mahaba-haba ulit. Meron tayong 3 times a squared times b times c cubed divided by 2 times a to the 4th times b times c to the negative 2. So, paano natin sasagutan yan? So, ang gagawin natin, teka, meron tayong 3. Mapansin nyo, wala namang ibang x power na ang base ay 3. So, okay na muna si 3. Wala siyang kasama. And then, meron tayong a sa taas, meron din tayong a sa baba. So, ang mangyayari, gawin natin ay pag-subtract ulit natin, o ima-minus natin ulit yung dalawang exponent. So, yung nasa taas, exponent sa taas, 2, minus exponent sa baba, 4. Then, meron tayong b. B sa taas, b sa baba. So, pag-minusin ulit natin, yung exponent nila, 1 minus 1. Diba? Yung exponent ng b, 1 lang po yan. Pagka walang exponent yan, understood na 1 yun. Okay. So, ito b to the 1, ito b to the 1 din. So, ang mangyayari ay 1 minus 1. Meron tayong c sa taas, c sa baba. So, meron tayong c cube, c raised to the 3 minus 2. Okay. And then, meron tayong 2 sa baba. So, wala siyang kapartner. Diba? Wala siyang kapartner. 2 lang siya. So, kaya 2 lang din siya. So, mangyayari, simplify natin to, magiging 3a to the neg 2 raised to the negative, 2 minus 4i, a to the negative 2. Then, meron tayong b raised to the 1 minus 1i, b raised to the 0, c raised to the 3 minus 2i, c to the 1 over 2. So, ang sabi ulit, write in positive exponents. So, gaya ng ginawa natin kanina dito sa number 2, diba? Negative kasi yung exponent ni A, kailangan natin siyang ibaba. So, ganun lang. Lilipat-lipat lang natin ang pwesto pagka negative. Kung nasa baba, itataas natin. Pag nasa taas, ibababa natin. Okay? So, yung A, sulit natin yung 2 dito. Yung A, ibababa natin para maging positive yung exponent niya, A squared. Yung B raised to the 0, ito po ay 1. 1 lang. Okay? So, pwede na natin siyang munang tanggalin. O kung gusto nyo, isulat nyo pa rin 1. Diba? Itong c raised to the 1 ay c lang din. Okay? So, ito medyo pangit pa yung itsura niya kasi may nakamultiply tayo sa 1 eh. Alam natin any number multiply sa 1, same number pa rin. So, kaya pwede na natin tanggalin yung factor na 1, gawin na lang natin siyang 3c over 2a squared. Okay, so yan yung sagot. Punta tayo sa number 5. Okay, so meron tayong 3 plus x raised to the 5 times z cubed divided by 3x, 3 plus x raised to the 8 times z to the 4th. So, itong example na ito, binigay ko para i-demonstrate sa inyo na pagka po yung nasa loob mo, hindi siya nakamultiply, di ba? Naka-plus po siya na naka-raise sa power. Hindi po natin dinidistribute yan. Mali po yung nagsasabi na i-distribute mo yan, kagaya nito. Hindi po ganun yung ginagawa natin. So, paano natin sosolve yan? So, ang gagawin natin, ay titreat natin siya na isang buong variable, si 3 plus x. Ba, hindi natin siya gagalawin. So, mangyayari dyan, si 3 plus x, hindi natin gagalawin. Ba, may 3 plus x tayo na base sa taas.
may 3 plus x tayo na base sa baba. So, so mangyari doon, si 3 plus x, siya pa rin siya, hindi na, wala tayong ginawang kakaiba sa kanya. Yung nasa loob, 3 plus x pa rin. Tapos, naka-raise siya ngayon sa power na 5 minus 8. Okay? So, ulitin ko dito, hindi po natin pwedeng i-distribute yung 5 dun sa loob. Hindi siya magiging 3 to the 5 plus x to the 5. Mali po yun. Okay? Ito yung magiging tamang approach. 3 plus x naka-raise sa 5 minus 8. Okay? Tapos, meron tayong naka-multiply siya sa z. So, again, meron tayo z sa taas, may z sa baba. So, may gagawin natin, pag-subtract natin yung kanilang mga exponents. So, 3 ang exponent sa taas minus 4 exponent sa baba. So, mangyayari, magiging siyang 3 plus x raised to the 5 minus 8 ay negative 3. And z raised to the 3 minus 4 ay z to the negative 1. So, isabi, mukhang hindi pa rin tayo nakakas dating sa final answer kasi negative pa yung exponent. So, kailangan nating gawa ng paraan maging positive. So, ang gagawin natin, ibababa ulit natin siya. So, magiging siyang 3 plus x raised to the 3. And ito, magiging z raised to the 1. Diba? And again, pagka 1 yung exponent, pwedeng hindi mo na siya isulat. So, z na lang. Then, meron kang 1 sa baba. Walang matitira sa kanya. Binaba mo itong dalawa. So, 1 lang yung matitira dun sa taas. So, ang final answer natin sa 5 ay 1 over 3 plus x cubed times z. Okay? Yan yung final answer. So, may isa pa akong dadagdag na problem. Kasi, sa number 7, paano naman kapag ka 1 over a to the negative 3? So, simple lang to. So, ang sabi sa atin, right, isusulat natin siya na positive lang yung exponent. Yeah. So, ang gagawin natin, ito, pag nasa baba siya, kagaya sinabi ko sa kanya, pag nasa baba po yan, itinataas yan. Para maging positive yung exponent. So, mangyayari, final answer dyan ay A. So, kung gusto mong isama yung 1, 1 times A raised to the 3. Or equal siya sa A raised to the 3 lang. Kasi yung 1 na factor, pwede mo nang tanggalin. Okay? So, yun yung sinasabi kong pag nasa baba, yung negative, pwede natin siyang itaas. Para maging positive yung exponent. So, nasa taas naman yung negative na exponent, pwede mo siyang ibaba. Para maging positive naman yung exponent niya. So, yun lang yung ginagawa natin. Okay? So, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Thank you!